Christui ne bohat na naik sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Biyernes. Sa ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbayan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antikyo. Kasama nina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid
si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas, ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antiochia, si Syria at si Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila sa ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang mga nasa saad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ng mga sugo. Pagdating sa Antiochia, tinapon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa ng saliham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita na Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, ang Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang alpatlira. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mo walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang utos ko, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan,
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakakasama via live streaming. Alam po ba ninyo ang salitang pag-ibig? Alam po ninyo kung ano yung pag-ibig? Parang wala akong kasama. Alam nyo po yung pag-ibig? Oh, ang dami natin ngayon eh. Alam nyo po iyon? Oh, marunong naman kayong umibig. Oo din. Oh, mga iba-ibang, kung naririto kayo sa aking pesto, iba-ibang hitsura ng tawa ang nakikita ko ngayon. At natural iyon mga minamahal. Kapag pinag-usapan ng pag-ibig, minsan napapangiti tayo. Pero alam natin na ang mga ngiting iyan may kanya-kanyang kahulugan. Alam niyo po ang salitang pag-ibig, alam ito ng lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao marunong umibig ng tama. Iniisip po kasi natin, ang pag-ibig ay kapag ka masaya lamang. Ay paano pag wala kayong kwarta, hindi kayo iibig? Paano kayong may mga utang, hindi kayo marunong umibig? Paano kayong mga nalulungkot ngayon at may problema? Paano kayong mga may sakit? Ibig sabihin ba'y wala kayong pag-ibig? Yun po ang isang napakamalaking bagay na maling-mali tayo. Ang pag-ibig, hindi lamang nagiging tunay kapag ka masaya. Dahil napakaraming mukha ng pag-ibig. At ang kasiyahan, ang pagtawa, ang kaligayahan ay isa lamang sa napakaraming mukha ng pag-ibig na iyan. O tingnan niyo yon, nakapakong yon. Sa palagay niyo masaya siyang nandyan siya sa krus? Mapalagay ko hindi. Mahirap mapapunta dyan. Pero yan ang pinakadakilang mukha ng pag-ibig. Kapag nahihirapan ka, pwedeng maging mukha ng pag-ibig. Kayong mga may sakit na nagtitiis ngayon at nagsasakripisyo, pwede yung maging mukha ng pag-ibig. Meron gapong maling pag-ibig. Sa palagay ninyo'y nagkakamali ang pag-ibig, kailanman walang maling pag-ibig. Maling pagkakataon meron. Maling paraan, marami. Maling tao, mangilan-ngilan. Pero kailanman, hindi pwedeng magkamali ang pag-ibig. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay Diyos. At ang Diyos ay pag-ibig. At hindi kailanman pwedeng magkamali ang Diyos. Ay, Father, bakit ho ako ay nagdurusa? Ay, ako naman ho'y umiibig. Abay, dapat lamang. Dahil wala namang sinasabing kapag umibig ka, lagi kang masaya. Tinyo kayong mga magulang, kapag ba kayo nahihirapan ng pagtatrabaho sa inyong mga anak, kapag ba kayong nahihirapan sa pag-aalaga sa inyong mga asawa at sa inyong mga pasaway na anak, ibig sabihin ba hindi na kayo umiibig? Ikaw, kapag ka hindi ka napapasalamatan ng taong iniibig mo, halimbawa may kaibigan ka, meron kang kasintahan. Kung hindi ka napapasalamatan, ibig sabihin ba hindi ka umiibig? Kapag nagsasakripisyo ka, kapag nahihirapan ka, minsan, mas tumitingkad ang pag-ibig.
Ang pinag-uusapan sa mabuting balita ngayon, sabi ni Jesus, kayo'y mga kaibigan ko. At iisa ang utos ko, mag-ibigan kayo. Walong beses na binabanggit sa mabuting balita ngayon ang salitang pag-ibig, kaibigan, mag-ibigan. Huwag niyo pong isiping ang pag-ibig para sa lalaki at sa babae lamang na mag-asawa. Hindi. Ito'y para sa lahat ng tao na marunong magbahagi ng kanyang sarili para sa iba. Kapag ka ikay nagbibigay, tumutulong ka kahit hindi mo kilala, yun ay pag-ibig. Kapag ka ikaw ay naghahain sa pagkainan, kahit pagalit ka dahil lasing na naman ang iyong asawa, yun ay pag-ibig. Kapag ka may sakit ang iyong kaibigan na nagtaksil sa iyo, pero pumunta ka para tulungan siya, yun ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kaya niyang yakapin lahat. Tulad ng ginawa ng Diyos, nung siya'y umibig, niyakap niya yon para sa lahat. At lagi ko nga pong paalaala sa inyo, sabi ng Aral Batanggenyo, number 461, hindi sapat na sumasampalataya lamang, dapat may pag-ibig na ipinakikita sa gawa. Hindi mo pwedeng sabihing pag-ibig o umiibig ka na naririto lamang. Ang pag-ibig na nasa isip lamang ay walang kwenta. Mahal kita, alam mo namang mahal kita. Tapos, hindi rin pwedeng ang pag-ibig nasa puso lamang. Ang pag-ibig nasaan? Nasa kamay. Ginagawa, ipinakikita. Walang saysay ang pag-ibig na mananatiling nasa isip at nasa puso. Ito'y mga kulang na pag-ibig. Hindi mo pwede sabihing mahal kita habang hindi ka nagtatrabaho. Hindi mo pwede sabihing mahal kita habang hindi ka nagpapatawad. Hindi mo pwede sabihing mahal kita habang hindi ka nagsasakripisyo para sa iyong minamahal. At yun ang dapat nating tularan, mga minamahal. Si Jesus, nung sinabi niyang mahal niya tayo, aba hindi siya nanatili sa langit. Siya'y bumaba, naghirap at nagpakamatay sa krus para sa atin. May ginawa ang Diyos para patunayang mahal niya tayo. Tayo, anong kaya nating gawin para patunayan sa ating kapwang mahal natin sila? Huwag din ho kayong maiiwan lamang na nasa simbahan at nagdadasal habang sinasabi niyo sa Panginoon, "Yes, Lord, I love you. Mahal na mahal kita." Habang hindi mo mapatawad ang iyong asawa, habang hindi mo kinakausap ang iyong mga anak, habang galit ka pa rin sa iyong kapitbahay, dahil ang pag-ibig sa Diyos, magkakaroon ng katuparan kapag ito'y ipinakikita natin sa ating kapwa. Yun ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Siyang nag-iisang tanging muka ng pag-ibig ng Diyos. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo, yung kayang umibig sa lahat upang sa kabila ng aking kahinaan, ng aking kakulangan, ng aking pagkakamali, ako'y mapuno ng pag-ibig. Pag-ibig na umuunawa, pag-ibig na nagpapatawad, pag-ibig na nagsasakripisyo para sa aking kapwa. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sino man sa aking mananahan, mananahanin ako sa kanya. At kung siya mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng kanangyala. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangusa, dilim at kababan, ang kaibigay nag-alay ng sarili.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na nating ipagawa ang bubong ng ating extension sa mga may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito. Makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba po ay nagpe-play ng ating video, official video testimonies. Ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y mga binasbasang bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana. At kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga may binasbasang bagay. Kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, patuloy ang panawagan ating Klego, Clean As You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Makikita po ninyo sa maayos na basurahan ng inyong mga kalat. Gayun din ipinagbibigay alam, tayo po ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makapasok sa ating main arc entrance dito sa bandang likuran upang kayo ay maka-avail ng ating free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ilang mga gawain, lalo ngayong papalapit ang kapanganakan ni Santo Padre Pio sa May 25. Una, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations. May dadating tayong mga abogado, kaya kung kayo may mga nais ikonsulta, sa May 20, 9 a.m. to 4 p.m. dito po sa Divine Mercy Sanctuary, kayo po ay makiisa. Gayun din sa May 22, ito naman po ay free adult baptism sa mga nasasakupan ng pambansang Dambanang barangay na may mga edad nang wala pang binyag. Kayo po ay magpalista na sa ating opisina o sa inyong mga BLC nang sa gayon ay mailagay kayo sa listahan ng mga bibinyagan, kukumpilan at mag-first communion sa May 22 ng alas 4 ng hapon. Ikatlo, sa May 24, para naman sa unang 100 mga kabataan, lalaki, na nagnanais mag-avail ng ating libreng laser tuli, ito po'y sa pakikipagtulungan ng health offices ng Lipa, Santo Tomas at Balete, kayo po ay magpalista na sa opisina upang sa May 24, alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon, maka-avail ng libreng tuli para sa mga unang 100 kabataan. At sa May 25, ang mismong araw ng kapanganakan ni Padre Pio, tayo'y magkakaroon ng
Ka-Raffle Program. Ito po ay tulong natin sa ating mga scholars sa halagang 500 pesos na ticket na available mamaya pagkatapos ng misa sa paligid. Kayo ay may chance ang manalo at makakatulong pa kayo sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Para po sa mga hindi pa nakapapagsole ng ating mga raffle stub sa inyong mga biniling ticket, gayon din ang inyong mga bayad, ito po'y hanggang May 20 na lamang, kaya kayo'y makipag-ugnayan sa aming mga opisina. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating kura paroko at rektor, kami ay nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nagaanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at punuin ang puso ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinguri at manunubo.